Bawat sa DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa DWIZ, tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa DWIZ, programang pwede kang magbunsak, pero pwede ka rin maskman. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 ngayon. April Fool's Day, April 1, 2024. Good morning. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Morning. Good morning. April Fool's pala ngayon. Happy Easter. Happy Easter muna bago April Fool's. Mapapanood, mapapakinggan ng Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Pang iOS, pang Android, i-download ang aming app DWIZ882. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Love. Yeah, importante yan, love. Text line 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA Afford the Box Channel 25. Good morning uli. Good morning. Pero nabanggit mo nga lang yung love, ah. Ingat ka masyado sa love. Huwag ka magpapaselfie, naka-love ka kasama ng magaganda babae. Baka madisgrasya ka gaya ni Mark Pingris. Pare. Ano nangyari kay Mark? Sinichismis siya dun sa kay isa. Na meron siyang... Oo, hindi naman totoo yun. Palagay ko naman si Mark. Nagkataon kasi yan ang problema. Matangkad ka, magandang lalaki, star ka. Sikat. Tapos nag-selfie ka na naka... Mayaman. Oo, mayaman. Yari ka. Awawa naman. Pero... I'm sure that's not true. Ano muna? Happy Easter, blessings, and joys of Easter be with us Easter. All. Tayong lahat po, sa atin lahat. Ayaw kong batiin si dating PBA Commissioner Nolly Ayala ng happy birthday. Happy birthday. April Fool's. Huwag natin batiin yan hanggat hindi nagpapatay. Yan kailangan. Eh, baka kalahin niya, porkat April 1st, walang pansit. Parang lokohan na lang yun. Hindi namin binabati, Alex, ikaw. Si Nolly Ayala. Nolly pala, Alex. Yung si Alex, nanalo sa London. ITF doubles. Ano ibig sabihin nun? Doubles sila. Well, teamwork. Teamwork. Magaling ang teamwork nila. Ah, ganun. Magaling ang teamwork nila. Happy birthday rin yesterday kay Secretary Jesus Crispin Boying Rembulet. Uy! Happy birthday. Partner. Ilan taon na si Secretary ba? He should be about 63. Ang pinaralo po ni Alex Ayala, yung kanyang partner ay Frances, si Estelle. Casino. Champion sila ng ITF Doubles. Open. Diyan sa London. Sa France. Sa France. So nanalo po sila ng doubles. Ang dami na pinananalo to si Alex. Congratulations. Magaling si Alex. Meron din akong hindi babatiin. Ito eh, well actually pwede natin. Well, hindi talaga mambabati ito dahil nasa bundok ngayon ang Tarlac. Ang aking kapatid, ang aking nakababatang kapatid na artist, si Juan Laksamana. Kasalukuyan sila nag-explore ng mga environmental sites sa bundok ng Tarlac. Nagtago, pare. Walang pansit. Ayun ang problema. Sila dapat ang pinapadala ni Secretary Acosar. Sa mga kasi, grassroots. Sa mga grassroots kasi sila talaga totoo. Hindi ba magandang pagmando yun? Bakit biglang-bigla? Pinadala sa grassroots. Huwag kayo pumunta sa grassroots ng Amerikana kayo. Bakit biglang-bigla panayang press release nitong Secretary kasi, natin? Kasi inamin na niya, paring Conrad, paring Joel. Anong inamin niya? Hindi na natin maaabot yung kanyang pangako. Ibig mo sabihin, nagsalita siya ng ganyan? Wala namang basihan, walang pag-aaral na ginawa, nagpapasikat lang, ganun ba? Hindi, hindi na daw natin maaabot yung kanyang pangako. Bigyan mo kami ng dahilan, ba't hindi maaabot? Ilang 6 million units, housing units. Anong dahilan doon? By 2028, by the end of the year. Mahirap yun, Jungman. Hindi, sinabi na naman ng karamihan noon. 1 million halos per year. Pero ang dami niyang groundbreaking
nakita ko. Oh, well, groundbreaking. Hindi nga wala pa. So, nagsalita siya noon na wala namang basihan para lang magpasikat. Ngayon ulit. Aminan niya. Nagsalita ulit ngayon para bawiin 'yon para hindi siya pagalitan ni BBM. At saka ngayon. Hindi siya matanggal ng taong bayan. Hindi siya tanggalin. Hindi siya tatanungin. Do you think he cares about what the people think? Ayun, 'yun ang issue. Hindi po eh. Tingin ko. Ano tingin mo? Parang sinasalba niya 'yung kanyang posisyon. Pero going full kasi blast 'yung mga chismis na merong cabinet revamp. Chismis siya na. Cabinet. Pati 'yun doon daw sa GSIS. Tagilid. Oy. Pero teka, sabi. 'Yun ang sabi lang po. Hindi natin. Mga ano 'yan? Yan lang ang sabi. Total, April Fools naman ngayon. Baka April Fools. Oo, ngayon, mag-ingat daw kayo. Mamo namang April Fools yung pronouncement. Malupit. Pero tingnan, sasabihin ko lang, full blast yung Pasig Rehabilitation ni Secretary Pusar. Definition. Okay. Doable yun. Stop saying Pasig Rehabilitation. Hindi siya nagre-rehabilitate ng Pasig. Nagtatayo siya ng Esplanade. Esplanade dyan. Hindi niya nire-rehabilitate ang Pasig. Nagtatayo po siya ng pasyalan dyan sa tabi ng Pasig River. Okay? O ngayon? Partial rehabilitation. Hindi. Hindi ano? Partial rehabilitation yun eh. Hindi naman problema ng Pasig River yun eh. Ang problema ng Pasig River po, yung mga squatter sa tabi niyan. Kaya sinasabi ng kaya sinasabi ng presidente, saan nyo ilalagay ang mga tao yan? Yun housing. Ang pinagagawa housing. Sa kanya. Housing. Lang hindi wala doable. Sabi ni Makoy, yung ginagawa ho dyan ay pangungulo Lorete. Colorete. Colorete. Sobra naman to. Praka ka masyado. Cosmetic ang tawag dyan. Porque ikaw tigatondo ka, ganyan ka magsalita. Kaya yung ganyan kaibigan natin si Secretary Jerry Acusaro. Pero totoo bang pang... Visionary. Yan. Visionary. Kaya kung ano-ano sinasabi, yan yung vision niya. Anyway. 6 million? Ha? Kailan nangyari yan? May sa panaginip, hindi sumagi yan sa mga housing... companies. Nakakayanin niyang ganyan kadaming houses. Pero ito po muna, bigyan ko kayo ng babala. Ang sabi po ng PAGASA, ang ating heat index ay maaaring umabot sa 52 degrees Celsius. Grabe. O mas mataas pa. Dito sa Metro Manila, umaabot na sa 43 degrees. 44 degrees Celsius. Okay. Iba-ibang lugar po, nasa 47. Apari, halimbawa. Dagupan, 47 degrees. Diyan sa parting south, like Katarman, nasa between 42 and 51. Naglalaro-laro dyan. Iloilo City. Magano, napakalaki. Mataas na mataas po yan. Alam ba yung heat index? Yan po yung nararamdaman yung init. Kapag pinagsama yung temperatura, tsaka yung humidity. Kasi yung humidity... Nakakaano yan. Nakakatagtag. Alinsangan. Na sinasabi. Nakakaano po yan. Ngayon, ang mga posible mangyari ay heat stroke. Pag nag-heat stroke tayo, wala pong lunas doon kundi emergency room. Ganun lang. Pahiwagas ng PAGASA, kung hindi ho kayo kailangan nasa labas, huwag mo na raw lumabas. Halimbawa, anong gusto mong gawin? Mamamasyal? Yeah, hindi pwede yan. Huwag na muna yan. Danger level po yan. Danger level. Ang problema rin, kasi merong kailangan magtrabaho, may hanap buhay. Hindi, yung mga nangyayari, but still, you have to take precautions. Yung dating nagagawa mo pag malamig ang panahon, or medyo presko panahon, hindi mo pala pwedeng gawin yung pace. Kasi may kaibigan ako. Na-hospital siya over the weekend. Nangyari daw sa kanya, nagsusuka, high fever at convulsions. So, ang nangyari, transfusion yung kanyang... Ayun. Bata pa to, is only in his late 30s. Hydrate. Ibig sabihin nun, inom ng tubig. At ang iwasan nyo ay yung tanghalian hanggang mid-afternoon. Yun ang napakataas ng temperature, yung magmula
alas 12. Alas 12. Oh. Alas 11 pa nga. Alas 11. Alas 11. Hanggang alas 3. So, ilimit daw po ang outdoor, particularly yung noon time hanggang afternoon, and drink plenty of water. Yung siguro nakaligtaan yung pag, ano eh, hydration, kaibigan ko. Batingin ko na rin siya, Gani Domingo, actually instructor ng taekwondo to eh, sa Kasalukuyan. Okay. Ano. Ang mga klase niya kasi may gyms na hindi aircon. Ayo. Meron gym sa mall, pero yung mga gyms na hindi aircon, dun siguro siya nadali. Pag-aing ka, Gani. Yung pang marami umaangal ngayon, dun daw sa NLEX. Naku! Ay! Dahil, yan. Grabe yung mga post. Grabe yan. Ipatatawag daw po ang mga top executive ng NLEX ayon kay party list. ACT Teachers Party List. Teacher ba to si Erwin Tulfo? Hindi. Eh, bakit? Hindi, nag-ano yan. Nag-ano? Hindi, ano yan eh. Hindi naman sa teacher yan eh. Ano yan, tungkol dun sa... ACT Party List, Teachers Party. Ano yan, si Congressman Tulfo. Alam ko, police reporter. Sa police ka siya. ACS. Hindi siya ACT. Hindi ACT. ACS. Ano yung ACS? Yung criminal investigation, something like that. Ang sinasabi niya po, gusto raw ipatawag ni Speaker Romualdez. Siya na pala spokesman ngayon ni Speaker. Hindi. Deputy Speaker for ano siya? Deputy Majority. Nagre-rage sila dati. For communications. So, he can speak right now for the Speaker. He can speak for himself. Ipatatawag daw po yung mga... NLEX executives. NLEX executives. Nako. Dahil yung RFID system daw po, may mga umaangal. Ayan. Alam nyo, kahit gano'ng kagaling yung RFID system, sa dami ng sasakyan. Yes. Nagagalit sila, bakit nagta-traffic daw sa NLEX? Ano magagawa natin? Ayan, dami sasakyan eh. Talaga na magta-traffic yan. Maski hindi naman lang NLEX, maski SLEX. Maski saan. Sasabay kayo dyan sa... traffic. Sa mabuhos ng traffic na yan. Hindi talaga ang traffic kayo. Ang dami umaangal sa social media. Hindi daw mabasa sa mga toll gates. Alin? Yung mga RFID. Di dapat hanggang ngayon, nado pa sila. Oo. Kung hindi mabasa. Hindi sila nabasa. Yung mga ganyan pa... Meron siguro ilan. Oo. Pero... By and large, the majority. Kasi kung talaga nagluloko yung RFID, hanggang ngayon, nandun pa kayo. Hanggat hindi pinalilibre yung NLEX na yan. Okay? Yung angal na wala sa lugar, yun po ang sinasabi. Makakatakot pala yung sinabi ni Congressman Tulfo eh. Ano? If they can't fix it, perhaps Congress can start reviewing their franchises. Nako. Upon the instruction of the Speaker. Ayan. Huwag naman gamit ng gamit kay Speaker. Baka may sinabi ba talaga si Speaker? Gasgas na yan. Ha? Kawawa naman si Speaker. Sabi mo, Deputy Majority. For communications, but you are not speaking for the Speaker. Hindi, yun ang sinasabi niya. Yun ang problema. Tatawag daw ni Speaker. Yun daw. The Speaker cannot speak for himself? Yes. Hindi. You should already speak for yourself. Nakangweteng. Huwag na yung mga ganon. Pag ikaw ba nagpatawag, anong difference? Irerevoke ang franchise eh po. Sayo na, delikado yan. Mabigat yan. Delikado yan. Anyway, magaling naman, maghahanda uli yung Vice President ng... Ewan po, sa dami ng problema. Nang dumaan sa NLEX. Ilan niya umangal? Meron ba siya statistics? Yun na nga, dapat may number. 300,000 halimbawa dumaan, mga 30 umangal. Umangal, o paano yun? Kasi madumi yung inyong RFID sticker. At saka talagang hindi kayo wala kayong load. lahat po, a great majority nakadaan dyan eh. Otherwise, traffic na traffic. Ay, kung hindi, sobrang barayan. Ang yung iba naman, inaangal, bakit punong-puno raw ang NLEX? Nagagalit. Dapat sila lang daw ang nandoon. Ayun. Hindi ko maintindihan niya. Hindi, sa social media, di ba? Nagpasa ng mga... Kung ano-ano. Oo, mga memes. Mga hanas. Mga memes, yan. Nagpasa sila sa mga
ano daw, parking lot na raw ang NLEX. Gano'n. Eh, matagal na pag ganyang karami. Ganyang karami. Ayan ba naman eh, magtataka ka pa ba? Kaya ngayon po, isasamon yan daw. Ibig nga ako dyan dati, ano eh, nung pumunta tayo dati sa, kumain tayo sa may, ano, Bulacan. Oh. Yung kapatid niya, si Joel, walang RFID. Sabi ko, Padre, hindi ka ba nagpapahirap? Eh, hindi. Laking perwisyo pa. Sigurado si Joel, sabi, nasa Europe ngayon, ano, sa Spain. Hindi, huwag kang dadaan ngayon ng Holy Week to na walang RFID, bro. Okay. Pila ka dun. Anyway, ang haharap naman dyan si Luigi Bautista, yung president ng NLEX. Magaling sumagot yun, bro. Actually, okay. Statistics it yun, doesn't tadalin, matter because it will not mean anything. Sa totoo lang, kung ang pinag-uusapan ay tungkol dun sa hindi mabasa yung RFID, hindi yan investigasyon ng Congress ang kailangan. Aba, yun na sabi ni Sabi ni Speaker. Congressman to. Hindi. Sabi daw ni Speaker. Gasgas na gasgas na yan. Franchise! Wala. That's not anything to do. Baka naman meron siyang blanket authority to speak for the Speaker. I don't think so. Ah, hindi? Oo. Not anybody. Eh, kasi kasama siya doon sa inspection ng mga, ano, warehouse. Warehouse bigas. And please, you, ano yan, ha? Yung misuse of... Name dropping po, ang tawag doon. Huwag na. Meron ka. Kung meron kayong kaso, 300,000 ang lumarga dyan sa ano, in one day or two days, lagay mo na. At ano, karga po ng maraming dyaryo. Hmm. Yung kanya statement, mukhang press release ba eh? Press release ba? Malamang. Ha? Malamang. Pin-press release ba? Press release yan. Pa-interview yan. Matagal na pong kinukomplain yan. Ayon daw sa Speaker, ayon kay Tulfo. Ayan. Double hearsay, no? Ayon kay Tulfo, sabi ng Speaker, matagal nang kinukomplain. Yan. Sino yung nagkukomplain na hindi mabasa? Eh, lahat po, nakakadaan ako dyan. Tindadaan ako, nababasa yung RFID. Saka hindi naman matagal bago basahin eh. Kung talagang madumi. Statement pala. Hindi interview to, statement. Hindi, ibig sabihin, system fault ba to? O individual? Individual, baka individual. Kasi kung system po yan, wala na makakadaan dyan. Stand still talaga yan. At saka kung franchise ang problema ninyo, ang daming ayusin na ano, hindi yung RFID. Ano ba mga dahilan para i-revoke ang franchise? Mm-hmm. You are not implementing the conditions of your franchise. Mm. Ayun. Yan. Eh kasi ito pong NLEX at saka SLEX, gusto nila lahat magkaroon na ng RFID na wala ng cash. Mas mabilis. Okay, marami hong mga motorista ayaw niyan. Bakit? Bakit ayaw nila magpakabit ng RFID? Kasi may mga iba doon sinasabi, kinikitaan lang kami niyan. Kasi by its nature yan, toll road business po. It's talaga pagkakakitaan tayo niyan. By its nature. Okay? Ito pa isang problema nitong nakaraang Holy Week. Power failure, power interruption po sa NAIA. Ayun. Mm-hmm. Ang init daw. Mm-hmm. Nag-trip daw po yung main circuit breaker, sabi ng MIAA. Okay. Sa NAIA Terminal 2, sabi ni GM Eric Ines. Tapos, dahil daw po nag-tripping yung main circuit breaker sa substation 1. Galing. Aksidente, no? Malungkot dito sa napakadami... Baka na-overload din. Ang matindi, ang nawalan lang ng kuryente, parin Jonathan, yung aircon. Lahat po tumatakbo sa airport, pera lang yung aircon. Kaya maraming nagre-reklamo. Yan yung mga report na nakuha natin during the weekend. Sweltering na iya raw. Okay? Tapos po, merong lumubog na bangka naman dyan sa Quezon. Pero ayon sa Coast Guard, wala naman daw incident na nangyari.
Kasi yung 14 na sakay nung ano po yan, ano, pasaherong bangka. Yung 14 naligtas yan, diyan yan sa Quezon. So naligtas daw po, so walang ibang incidents. Pero meron mga motor vehicle accidents. Ito pa matindi, parin Jonat. May mga nalunod po. Oo. Grabe yun. Drowning. Oo. Mga kakaramihan, kabataan. May 30 ata yung na-record ng PNP. Dito pa lang sa Luzon. Ito naman, mayroon pa bata na nalunod sa may San Pablo City. Sa swimming pool. Hindi ba walang nagbabantay. Wala ba hubang security? Ano yan? Walang lifeguard? Ah. Ito, nangyayari talaga to sa Barangay Alipit sa Santa Cruz, Laguna. Abi, nagiinuman sila. Tapos, lasing. Dumaib muna siya. Ayaw. Palamig. Tagpuan na lang. Yun na. Ang oras. Nangyayari yan. Yan, totoo nangyayari. Yan po, yun, kapabayaan na yun. Okay. Hindi yan pwedeng subject ng congressional. Wag. Hindi naman pwedeng congressional hearing. Bakit naman? Wag kayo kung resort yan, pare, may responsibility yung resort na mayroong lifeguard. Nagiinuman lang sila eh. Tatanggalan na din. Ilog doon, sir. Mukha lang sa ilog. Ilog ba? Hindi ba resort? Hindi yata resort to eh. Ang mga nalunod po, nagsiswimming. Nagtatrabaho. Kumbaga, leisure. Oo. Akalain mo malulunod pa. Sana kung ang trabaho mo ay sa dagat at nagkaroon ng aksidente rin. Yan, baka sakali. Baka medyo maintindihan ko pa eh. 12 raw po minors. 4, 5, 6 years old. Yan wow. Po ang sabi ng PNP. Kapabayaan yan. Kung ganun. Yung mga iba naman, mahigit 10 daw, nalunod dahil sa nakatoma. Ayun. Mahigit 10 yun. Ibang klase naman yun. Ibang klase toma. Grabe. Anong lesson dyan? Huwag na muna kayo tumoma. Kung tumoma kayo, huwag kayo mag-swimming. Tama. Relax. Wala ka sa coordination lang. Nakain ko, nakain. Para sa pagmamaneho nga, bawal eh. Maneho. Tapos yan pa. Yeah. So pang i-report ko, kasi ito pinag-uusapan natin, mainit, sabay El Nino, mukhang sumisipa na yung ano, yung pagbabawas ng tubig ng NWRB sa concessionaires. Ayan. Kasi nadaanan ko nung galing akong Laguna nung ano, Sabado Gloria. Laguna? Oo. Dami tubig dyan. Hindi, pabalik. Tumaan ako ng ano, kasi nagbumotor ako sa Cardona, Angono, kawawa yung mga taong ano, nakapila dun sa... Along the lake to. Pero dun sila nakapila dun sa kalye, dun sa mga subdivision, yung... Bakit nakapila? Walang tubig. Iigib. Hundreds of people, pare. Talaga. Mukhang ito na, sumisipa na yung pagbabawas ng tubig. Baka doon na. Meanwhile, mamaya sigurado ko sa may moonwalk sa Paranaque, ganyan na rin. So, dapat talaga magtipid na mga tao kasi nakikita ko yung mga kapitbahay ko nag-ano pa rin, nag-host ng mga kotse, ng mga loans, tanghali. Magigil po kayo sa Forbes Park, saka sa The best yan. Ito po ang report ng PAGASA. Yung muanggat water level. Okay. Yung mga hindi pa rin nag-iingat o nagtitipid. Oh. Ito. Sa isang araw, pare, 9 meters ang ibinaba ng tubig. Bilis ng hatak nga. So, 190 meters na po. Ano ba normal level niyan? 212. Normal niyan. So, mahigit na 22 meters na po. Below normal level. Okay? Sa isang araw, 9 meters ang binagsak. Saan napunta yung tubig na yun? Yeah. Meanwhile, samantalang nakabakas na naman. Meanwhile, ang daming leaks. Siguro ito na ngayon sinasabi ko sa inyo, nagva-valving yung both Maynila at Manila Water para, di ba, creative valving, madala yung tubig kung saan-saan. Okay. Nadadala na sa mga lugar na pumuputok yung linya. Oh. Sayang yung tubig, ang lakas, sa may Bikutan, sa may BGC, nadadaanan ko. Hindi raw po malayo na lalagpas pa yan sa 180 meters. Ibig sabihin, mas mababas pa. Doon sa April 1 pag 180, isasara na po yung dam. Oh. Below 180. Oh. Yung 180 meters, ibig sabihin, we are just 10 meters away from that. Mm-hmm.
Sa isang araw, alalahanin nyo, kasi sinabi ko, 9 meters ibinagsak ng water level sa Angat. Nasa 90 na ngayon. Ang minimum operating level po, 180 meters. Oh. So, 10 metro na lang tayo doon. Oh. Malapit na. Kung mangyayari yung nangyari kahapon na 9 meters ang ibinagsak sa isang araw, eh sa makalawa po, wala na tayong tubig sa agri. Nasa minimum, minimum ano na. Ang operating level ay 180. Ibig sabihin yan, maganda na kayo magigib. Sa isang araw, 9 meters, baka naman nagkamali pag-asa rito, pare. Hindi ako maniniwala doon. Na ganong kabilis. Na ganong kabilis. May mga tatanga-tanga kasi minsan din dyan eh, sa pag-asa. Hindi naman sinasabi kong mga na ano din yan. Speaking for and in behalf of the speaker, pero pag nagsasalita sila, hindi ganyan ka ano eh. Hindi ganyan ka. Dapat ito, ma-check po natin. Ang bilis masyado noon eh. Yan 9 meters? 9 meters eh. Yan ang sabi ng pag-asa eh. Ha? So kung tutuusin, kung mangyayari ulit yun, eh, 2 araw lang, tapos na tayo. Nasa minimum operating level minimum na tayo. Minimum operating po. Hindi na talaga gagana yung... Ngayon, ang tanong, sige, papunta tayo doon, halimbawa totoo ito, papunta tayo doon sa minimum operating levels. Ano ang mga guidelines? Ayan. Ayan ang sinasabi. Ayan ang tinatanong natin. Palagi natin tinatanong yun. Ikaw naman eh. Sinabi nga, nag-warning na nga na... Huwag masyadong gumamit. Aba, save water. Save water. Paano nga? Nanawagan na nga sa mga LGU eh. Sinabi, ano mga barangay? So, iba na ngayon ang dapat. Kailangan daw barangay ang ano dyan, may kasalanan dyan. 8:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning, morning ulit morning, sa inyong good lahat. Good morning. Ayan. So, matapos ng El Nino, hindi pa natin natatapos yung problema rito, no? Sa El Nino. Wala. Hanggang ano yan eh? Hanggang June. Oo. Darating po ang La Nina. Sunod-sunod to. Pero dapat, ngayon pa lang, ginagawa na natin yung mga dapat gawin para sa linya. Para sa La Nina. Kasi... Ito po yung report ng... OECD. Ano nga ba itong OECD, pare? Organization of Economic Cooperation and Development. Ayan. Mayayamang bansa yan. Mayayamang bansa yan. Meron po silang center. Ang sabi nitong OECD center, ang Pilipinas daw po, ang pinakamataas ang disaster risk sa lahat ng bayan sa buong mundo na nanggagaling sa flood. Okay? So, gumawa po sila ng studies, ano mga paraan, paano minimize. Mm-hmm. Uh-huh. At least, mababawasan yung effect ng flooding sa atin. Ang approach daw po ngayon sa flood management na sinasabi, recognize na ng maraming bayan, sabi ng OECD to, no? Eh, magtatanim daw po ng mga halaman along the streets. Naku, ginagawa ba natin yan, pare? Mm-hmm. Yata. May mga areas. May mga areas na gumagawa niya. Local government initiative. May mga areas. Ang dami pong kalye, wala. Sa Raymondville Homeowners Association, hindi halaman, multipurpose gymnasium. Ang tinatanim. Tapos ginawang parking lot. Oo. Yan po daw eh, place specific. Oo. Yes, yes. Especially along the river basin. Mga coastal areas, may mga challenges daw po. Ano sinabi? Kasi dito daw sa Pilipinas, pinakita ng isang study ng ADB, magandang-maganda yung mangrove forest. Ano ba yan? Bakawan. Maraming ganun na areas din. Significantly reduced flooding. Bakawan. Ang problema daw po, wala namang guidelines, wala namang rules,
kung paano ipakalat yung concept na yan na magtanim. Pati nga mga vacant lot, dapat tamo. Actually, yun ang matagal na sinasabi yun, maski na sa urban areas. Yung mga vacant, pag hindi mo natayuan yan ng kung ano, tamnan. Tamnan mo. Ng tapos sa mga ano riverbanks, ang pinasanadyas na noon pa yan ay mga ano bamboo. Gano'n? Hindi ba bakuran at simentohan para matayuan ka ng multi-purpose sa ano? Gymnasium? Basketball? O basketball court? Ang sinasabi mo, parin Joel, yan yung mga kalye ng mga ano na kailangan i-beautify. Tapos, babakbakin mo. Babakbakin mo, paski okay pa. Simento mo uli. Simento mo uli. Ayan. In between, maglalagay ka ng mga plantilya. Ayan. Mga plantilya. Ayun para mga wala raw guidelines at rules. Namay-may wala nang halaman pa. Sino ba ang magagawa dapat ng guidelines and rules? Eh ano yan, interagency nga yan, DENR at saka DILG. Okay. Yan. Kailangan. Sila. May batas ba diyan na kailangan na meron ng programa yan, national greening nga eh. Oh, narinig ko na. National greening program pa. So, puro program lang tayo. Puro press release ng program, walang action. Wala ka, housing ah. Wala kasing ano eh yung continuing efforts. Sabi po nung study na ginawa ng OECD Center. Legislative barriers. Ano nangyayari dito? Legislatura ang Okay. Ang ayon sa isang ADB study, ang ating daw pong ang flooding lang halos sa 40,000 individuals ang nadadali diyan, apektado diyan. Okay? Hindi pa po 'yun yung mga nagkakadikdiba yung bahay. Wala pa dahil sa hangin. Wala yung mga properties. Flooding pa lang 'yan. Wala pang properties na apektado niyan. Kaya tayo ang pinaka mataas na disaster risk worldwide. Okay? Kita naman natin yan sa mga nakaraan na bagyo, pare. Ondoy, Yolanda, di ba? Nakitang-kita natin yan na lupit ng... 22 typhoons a year tayo eh. Oo. Minimum, 22 typhoons a year. Yung pong flood management measures, infrastructure daw yan. Sabi po ng OECD, infrastructure yan. Halimbawa, yung water impounding. Impounding yan. Ginagawa ba natin yan? Wala tayong ginagawa ba? Bawat barangay. Bawat barangay, dapat meron ganun. O yung basura. Yan. Inilalagay sa river. Yan. Di barado yung river. O saan pupunta yung tubig? E di sa loob ng bahay nyo. Pati yung mga ano, no-build zones. Ayan. Identified lahat yan. Hazard areas. Infrastructure daw po ang kailangan. Okay. Teka, may mga pumping station tayo para bumbahin ang tubig palabas ah. Sa mga iba-iba dyan sa Manggaan, Floodway, dun sa mga... Ilan lang? Very limited yun. Limited yun. Sabi nga ng OECD, outdated na at mga luma. At saka ano, kagaya dyan sa hindi Nabotas. Hindi sapat, yun, Nabotas. Congressman Chanko dati, nung mayor siya, meron silang bombastic. Yun ang nag-ano ng tubig. Pero, doon sa Nabotas yun. Doon sa ibang areas. Yan. Yun ang problema doon, yung coordination. Sabi mo na OECD, magmula nung kay Aquino, at saka ngayon kay President Marcos, sinasabi na yan, flood control infrastructure. Asa na? Wala po. Sabi ng OECD, halimbawa, nabanggit mo yung pumping station. Low-lying areas. Ilan na pumping station? Kasi theoretically, yan sana pag kulang na kulang daw po ang pumping station. Kulang. O yung mga impounding areas. Wala po yan. Ginawan nga ng multi-purpose. Yung kasi sabi ng mangrove zones. Bamboo areas, bamboo plantations. Meron daw pumping stations, pero luma na. Yan ang sabi ng study ng hindi raw po kakayanin yung yung normal na rainfall, hindi na kaya. Lalo na yung La Nina. Right, ngayon, right. Ang isa pang pinag-usapan dati, at least in the Metro Manila area, yung tungkol sa Laguna, di ba? Desilting. Para ma-workout. Para mas maraming matago yung tubig. Yung carrying capacity ng Laguna. Tubig, inaayos. Yung mga bodies of water,
continuing dapat yun. Mm-hmm. Eh, wala eh. Wala. Di ba nagkagulo nga yun? Bakit wala? Hindi ba inatunod President Noy at that time? Oo, tinigil niya yung... Tinigil niya yan. Was it a German company? It was a Belgian company. Naglalaro lang daw ng putik kasi doon eh. Di nyo naiintindihan, parang Jonat eh. Pero alam mo ha, naglalaro ng putik eh. Nililipat-lipat lang daw yung putik. Nung Holy Week, nandun ako sa taas, sa Tanay. Tanaw mo yung Laguna, di ba? Ang ganda niya. Then naalala ko yung sinabi mo nga kung Jonat na large swathes of that areas niya. Ilang feet na lang. Yes. Parang nakakahinayang sa ibang bansa yung ganyang klaseng lake. Ay. Natural wonder yan. Ang ganda. Ilang probinsya ang nabubuhay dyan na nakapaligid. Ayan. Pero yung carrying capacity pala niya, wala na. Dangerous na. Eh, dadagdagan mo pa ng mga solar. Iyan ang sinasabi nilang infrastructure. Kailangan natin na infrastructure dyan sa Laguna, di ba? Para yan po ang makakaligtas sa atin sa baha. Kaya yung Pasig River nga, ano infrastructure? Di ba hinukay ng hinukay na San Miguel? At very specific po yung target nila ng pag-dredge. Kasi may mga islands na doon. Makita nyo, nung huling tag-ulan, wala nang baha dyan. Dumalo yung tubig. Dumalo yung tubig. Eh di lalo na siguro kung yung Laguna ay mas marami pang tubig. Na carrying capacity. By the way, matanong ko lang, dumaan din ako yung Mangahan floodway. Ang liit na pala. Wala na yun. Kasi sa gilid niya, nakatira mga informal settlers. Ito yung mga kailangan ng housing. Tumira na itong mga to dito. Kaya pinadala na lang yung mga doon pinadala sa grassroots. Pinadala na executive dyan. Pumunta ka nga dyan, di ba yung sinasabi nila na ano? Mula Pasig hanggang Arienda. Nadaanan ko yun. Puro mga ano na yun. Puro bahay na. Pag bumaha, That's supposed to be part of the lake. Pero yun nga, kasi doon dadaan yung tubig punta sa Laguna, di ba? Yes. Wala nang dadaanan. Wala na yun. Eh kasi daw, hindi nyo naintindihan, ang nangyayari sa DHSUD. Ano ba tawag? Disud. Eh nagiging armchair leaders. Nako, sino nagsasalita niya? Sabi po ni Jose Rizalino Acosar. Aha. Kaya gusto niya magpunta sa field ng kanya mga executives, USEC, ASEC at mga direktor. Nako. Bakit na gustong magpunta sa field to closely monitor? Nako. Kasi naman magaling sila sumagot sa letter. Bakit pero hindi sila nakakapunta ito. Closely monitor. Ito ho nagiging nangyari. Kaya ho nagkakaroon ng problema yung pagbaba. Kasi bumaba na, hindi naman is not as if hindi sila bumaba eh. Bumaba sila doon, nagkakagulo sila ng mga local government units. NGOs. Kasi kung ano-ano mga pinagsasabi nila. At hindi lang 'yon. Hindi pa nag-uumpisa, paprogramahin pa lang ang pinag-uusapan na anong cut. Ayan. Magkano? Ang pinag-uusap. Eh, hindi yun ang dapat pag-usapan eh. Ang pag-usapan nyo, paano natin tatayo dito yung iting programa para sa housing? Kasi sa probinsya, hindi mo pwedeng akitin ng tao na magkaka-high-rise. Hindi pwede. Hindi bakit dun eh. Gusto po nila yung may matatamnan. ayon po kay Secretary Acosar, nasa 195 na raw na LGUs, local government units. Hindi. Ang nagsabi, express their intention. Yeah, meron. Nasasali sa mass housing. Yeah. Meron. MOA. May MOA sila. Puro may intention. Madali mag-signify ng intention, bari. Bakit? Anong madali? Me. I'm Spartacus. Ganyan yan eh. Hindi, mahirap kumuha ng MOA. Ano yan eh. Parang Joel. MOA. Pinirbahan. Okay. Ganon-ganon lang yun, ha? Express intention ayun, to join. Ayun. Yeah. I'm Spartacus. Kaya padadala po sa inyo ang mga ASEC, USEC. Yung mga ano kaya gagawin ng mga ASEC, USEC? Puntahan? Puntahan. Nakipaghuntahan na kayo eh. The first day of the administration, binanggit na yan. As a matter of fact, yung guidelines, mayroon ng pinag-usapan. Ang problema, yung guidelines, hindi obra. Aha. Hindi angkop doon sa gagawin na iniisip nila. Kasi alam mo, ang iniisip nila, kailangan yung developer
na partner mo para gumawa ng ng mass housing. Low cost. Set aside ng funding para makapag-umpisa ka. Tapos, okay lang yun. Dapat naman talaga ganun, meron siyang participation. Pero, pagdating sa ano, hindi ka agad marireimburse yun. Kasi kailangan, buuin mo muna yung paggagawa. Ang dating magaling dyan, gumamit ng gusto niyang pag-ibig funds, yung Villar Group. Ay, pinakamagaling. Pinakamagaling po sila. Pero ngayon, ano na sila? High-end na? Parang nakapunta ako dyan sa Villar City. Diyan yan sa Cavite. Okay. Napakalawak. At, napakaganda ng mga kalsada. Wala pang naka... Danghari. Ganda? So, may danghari. Oo, Villar City. Talagang Villar City. Kaya pala, binili na yung MCX ng Villar. Para kasi doon. Yun, papunta doon sa Villar City. Tsaka hindi yan toll road. Ha? Ang ganda ng daan. Nadaan ko sa likod hanggang Amadeo. Bakit? Ang ganda. Ano ibig mo sabihin, ba't maganda daan? Dahil sa DPWH at Villar? May ibig ko nga. Bakit ang ganda ng daan? Ikaw talaga. Magaling ang LGU dyan. Yun ang Ganda ng mga kalsada. Ganda ng kalya. Dumaan ka, sir. Ganda. At talaga. So, bagong-bagong sementado. Eh, sabi nung kasama ko, tayo ba nagpatayo nito? Hindi, yung pagpunta doon, talagang ginawa. Billiard group. Connectivity eh. C5 connectivity. Connectivity yun eh. You have to have some connectivity. Mga 2,000 hectares daw yun. No. Billiard City. Okay. Sarap nito. Kaya malaking issue yan. Pero hindi ba maganda yan? Nadidecongest nila ang Metro Manila papunta ron. Oh, magtatayo ng Central Business District. May pera ka dapat pambili ng mga... Central Business District, magtatayo doon. Maganda yun. Kaya malaking ano yan? Malaking... Pero kailangan, Cuentas Claras. Sino ba nagtayo ng mga kalsada papunta ron and everything, everywhere? Saka malaking ano yan? Malaking debate palagi yan. Kaya nagkakaroon ng issue tungkol sa reclamation eh. Kasi this will affect itong ano na ito. Itong Villar. Itong development na ito. Central Business District. 2,000 hectares eh. Hindi naman kayo mauubusan ng locators dyan eh. Diyos ko. Kung ayusin ninyo. Pag umuunlad ng economy, kulang pa yan. So, asikasuhin nyo muna yung economy. Kulang pa yung mga projects nyo na yan. Ilan lang yan? Ilang hectares lang yan? Kulang na kulang yan. Ito ang isang problema natin kung bakit hindi aakyat ng economy. Ang presyo daw po na kuryente, buong Pilipinas e aakyat dahil sa summer. Yan. Sa WSM, pare. Oo. Yung spot price. Ang itataas daw po niya na 5 piso hanggang 7 piso kada kilowatt hour. Malaki-laki yun, pare. Ha? Asan yung mga bagong power plants? Bakit? Renewables. Ha? Walang bagong non-renewable. Eh, sabi meron daw. Hindi, renewables. At yellow alert lang daw. Ibig sabihin, may supply. Eh, bakit tataas pag summer? Eh, mahal ang diesel eh. Ano kinalaman ng summer doon sa... Yun ang ancillary service mo eh. Kasi very thin ang yung reserves natin eh. So paano ka magano? So you have to rely on your ancillary services in the event. Okay. Eh ano bang ancillary service mo at this point? Eh diesel. Yan. Eh nangyari na po 'yan noong Pebrero eh. Bigla nagkaroon ng mga brownouts dahil may mga power plants na nagsara, unscheduled. Ayan. So, which is likely. Maski na pagbawalan mo isang power plant, huwag muna kayo mag-maintenance. Kung yan ay 24/7 na umaandar. Kasi daw po, masyado mataas ang demand. Siyempre. Eh, summer eh. Dry. Every year po yan. Every summer, yan. Tumataas yan. Mataas ang demand. Definite yun. Kaya tumataas din ang kuryente, Miguel? Tumataas dapat ang ang available power mo. Kaya nga ho, meron tayong energy regulatory capture. Regulatory commission. Mali yung C ko. Paros pareho yun. Kahit sa amin. Capture at saka commission, paros pareho yan. Ang almost synonymous. Ang commission, dalawa ibig sabihin yan. Asan ang commission ko? Yan.
Capture yun. Eh, kaya nga po meron tayong ERC. Para kahit na anong gawin ng demand, no. Hindi pwedeng mag-akyat-akyat na lang basta ng presyo. Babalansin nila yan. Wow. Ngayon, kung bakit bibili sa WSM, siyempre, ang WSM, free market yan. Okay? Ibig sabihin na free market, wala pong price control or anything. Okay? Ang mga duwa pumupunta dyan, magpipresyo sila ng kuryente, depende sa estado ng supply and demand. Kung ang taas ng demand, Talaga, wala nga supply, talaga tataas ang presyo. Eh, pero hindi po lahat ng kuryente natin sa WSM galing. Yan. Here lies the difference, mga kasama. Yung po mga kontrata ng mga distributor like Meralco, constant price yan. Unless na magwala ang oil price, na hindi naman sila gumagamit ng oil. O magwala ang oil price. Nakaset na yan. O magwala ang natural gas. Meron pong nakaset na presyo yan. Okay? So, pag tumaas ang WSM price, ibig sabihin, mas maraming tao, mas maraming generating plant na distributor, bumibili sa WSM. Kasi nagsasara yung mga power plants. Ba't nangyayari yan? Kapag ang kuryente natin tumaas by 5 pesos to 7 pesos, alaki yan, ubus na po tayo. Alaki yan, per kilowatt hour. Ubus tayo dyan. Eh, at bakit pinababayaan ng ERC yan? At yan, baka kasalanan ng NGCP. Eh kasi daw, transmission charges ang tumataas. Oo, yun at yan, sabi nila. At yan, NGCP. Ang nangyari dyan, usually, ang pagtaas, ang tendency niyan stay there. Hindi bumababa. Oo. Ayun. Nangyari na po yan noon eh. Ang Meralco, bumili ng husto sa WSM. Kaya nagtaasan ng ating kuryente noon. Pagbili niya sa WSM, pass on. Pass through. Kung magkaning bili niya, papasa lang niya sa atin yan. Okay? Kaya po nangyayari. Ang tanong doon, saan, ano nangyari doon mga supplier na kuryente ng Meralco? Ba't kinailangan nila magpunta ng WSM? Yan pa rin po ang tanong ngayon. Ano nangyayari doon sa supply contract nyo? Meron pa kayong... Ito yung PSA, Power Supply Agreement. Na dapat na kailangan magpunta sa WSM, sa free market, itong mga distributor. Ngayon, magbababala na lang sila, sasabihin, tataas ang kuryente ngayon sa amin. Dahil sa tataas ang presyo sa WSM. Ba't kailangan bumili sa WSM itong mga distributor? Samantalang nakakontrata kayo. Ayan! Yan ang tanong. Yan ang tanong dyan. Yan ba? Tinitingnan ba yan ng ERC? Ha? Kailangan ba tingnan ng ERC? Abay, nakakontrata kayo. Naprobahan namin yung kontrata ninyo at this rate eh. Pagkatapos ngayon, hindi niyo po pwedeng sabihin magme-maintenance ang mga planta. Kasi may ban sa maintenance pag ganyang ora de peligro na sinasabi. Summer months. Bawal po. Bawal. Unless na hindi inaasahan masira. Dikya. Napasukan ng dikya. Sinadyang patay eh. May nagsabotahe. Ang sinisisi po ngayon, bakit daw wala pa yung interconnection ng mga grid ng NGC. Baskin naman mayroong interconnection yan kung wala naman. Kung wala kuryente. Wala. Ano yung dadali ng kuryente? Ano pupunta doon? Sa interconnection na yan. Okay. Mahusay po ito. Ang dami natin problema. Tubig. Kuryente. The very basic things. Telco. Telco po ngayon, meron daw o-offer ng libreng wifi sa NAIA. Kung ikaw, paring Conrad, paring Joel, kung ikaw businessman, at ito ang mga naririnig mo, at ito ang ano mo, mag-iisip ka pa ba na... Mag-invest ba ako? Invest ba ako rito? Pumunta ba ako sa Pilipinas? Hindi ko alam kung kailan tataas ng 5 pesos yung, yung per kilowatt hour sa Metro Manila. Hindi mo alam. So, pumunta ako sa ibang, ano, sa ibang bansa, sigurado ako, ganito lang rates. Pag ganito ang rates, hindi mo rin alam kung may kuryente doon. So, paano ngayon yan? Saan ako lulugar? Saan ako lulugar?
Yan yung mga businessman. Tapos walang tubig. Oo. Yun din. Ang iniisip ko lalo, yung mga ordinaryong mamamayan, na yung mga breadwinner, sa pa ko try. Yeah, isi parang Bisoy. Yung tumaas lang daw yung 5 to 7 pesos per kilowatt hour. Ang laking, yari na kagad ang monthly budget nila. Siyempre. Ubus ka doon. Yung tubig, sabi niya, okay lang, maliit-liit, pero itong kuryente, pilay kami, sir, sabi niya talaga. Oh. Eh, lima pinag-aaral niya. Okay. Yan ang mga kawawa. Aba, eh, yung tubig din, ha? Kung kailangan mong bumili ng drinking water. Ah! Alam mo ba magkano na drinking water ngayon? Tomas! Ang mahal na eh. Eh, kasama yan sa budget mo. Hindi mo naman kasi pwedeng inumin yung tubig sa ripo. Oo, kahit na sinabi ni Jess Matubis, pwedeng inumin yan. Hospital ang aabutin mo. Pag uminom ka ng tubig sa ripo. Another big issue yun. Napunta ka sa hospital. Kaya 9 o'clock na po ng umaga sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola! Sa DWIZ!